Magtatanong ko kung magkano ang nagastos ko dito. May kwenta po tayo diyan. Mga kaibigan, ito na po yung akin na nagawa na ano, quail cage. Ito po, at saka ito, nakabuo na po ako ng dalawa. So, bali, bibigay ko po sa inyo yung computation kung magkano po ang aking nagastos. Ang sukat po nitong cage na ito ay 2x4. 2x4. I-detail ko po sa inyo kung magkano po ang aking nagastos. So, bali, ito pong size po nito ay ang lapad po nito ay 60 cm, dalawang ruler. Then ang taas po nito, buhat dito 9 inches. Ito po 7 inches, kaya ito po ay pababa. So ganun din po dito sa pinakalaglagan ng ipot. Ito po ay 7 inches. Pagdating naman po dito 9 inches, baliktad naman po siya. Kaya ganyan po ang yari. So, bibigay ko po yung listahan ng ano, ng mga nagastos kung magkano po. Itong plywood nito maganda, pansahod ko ng ipot, ang kapal, oh, 1/4, pero napakaganda, marine. Marine po yung gagamitin natin para pag halimbawa ay na napatakan ng tubig o kay ipot, matibay pa rin po. So, bali, nilagyan ko po ito ng ganito, pasobra. Pinasobrahan ko dito. Pinasobrahan ko ganito para may, para po yung plywood may paglalagyan. Yan, ganito po. Yan, nakaganyan. So, ibig sabihin, yung pumainuman na dito ay makukubera niyan. Hindi po yan malalaglagan ng ipot. Ganon din po sa, ganon din po din sa pakainan. Ito po, ang pakainan po ay dito lang ilalagay, may cover. Pag umipot doon ay hindi po malalaglaga ng ipot yung pakainan. So, ito naman po ang welded wire kong ginamit. Kasi meron na po ako diyan na stock na welded wire. So, kaysa ako bumili pa ng Amazon wire na uno, ito na lamang po ang aking inilagay. Ito na lamang pong welded wire. Kasi ang lalagay po yan diyan sa mga siding ay number 1, uno po. Tapos dito po sa pinaka-flooring, sahig ay medya lamang po. Ang ginawa ko po dito sa welded wire, kasi alangan po yung laki, tinanggal ko po yung, kasi pag may nakapatong dito na lagayan po ng pakainan, alangan. So tinanggal ko po ng isang linya, isang line dito, tinanggal ko yung isang line para mahaba na ganan. DIY na lamang po yan. Yan, ganyan po inilagay ko. Tapos ilalagay ko po yung kwenta kung magkano po yung nagastos dito. Ilalagay ko po yung kwenta. Ito pong welded wire, itong tinatawag ko pong welded wire, ito po. Ang ipo po dito ay tinatawag ay wire mesh, welded wire, chicken wire. So sa hardware po, kilala po ito sa chicken wire. Kasi ito po ay ang tawag doon sa binibilhan ko, kasi ito po gamit ko sa rabbit. Wire mesh po ang tawag, pero nung ako po ay nagtanong sa hardware, ito po ay chicken wire ang tawag nila. Ito po ay 16 gauge, 16 po ang gauge niya. Kaya ito po ay ano, galvanized na hindi po kinakalawang. So, ang presyo po nito ay 125 per meter. 125 per meter. Itong plywood, ang bili ko dito ay 420 pesos ang isa. Bali, noong makompute ko po, ang total ng ating nagastos dito ay 3,622.50. 3,622.50. Hindi pa po kasama diyan yung painuman. Ilalagay ko pong painuman dito ay yung PVC na orange. Yan. Meron na po ako dito yung PVC na orange. Then dito, ang ilalagay ko po para hindi na po tayo may at may magpakain. Yung malaki na po na ano, siparlings po ang ating gagamitin na number 4. D4 para marami na pong laman ng pakainan. Then lalagyan pa po natin yun ng Amazon wire sa ibabaw para hindi po tukain ng ibon, para po hindi kaya-kayin at hindi manapon yung pakain nating pigs.
So, yan po ang naging total cost. Pero, hindi pa po yan, ano, meron pa po yan yung sinasabi ko sa inyo na, basta ito na po yung mga listahan. Ang kulang na lamang po di yan ay dito na pong, ano, painuman na PBC, na orange, at saka po, yun na lamang po na pakainan at tapos na po ito. Pero dito po sa computation na ito ay hindi ko pa po isinama yung labor. Kasi ako na po mismo ang nag-ano po dito. Ang mga gamit, yung mga welding, saka mga grinder, at saka po yung mga labor, wala pa po dito. Sarili ko na po yan. Depende na po yan sa inyong lokasyon kung magkano po ang araw ng welder sa inyo at magkano po yung mga materyales. Basta ito pong binigay ko sa inyo nito. Ito lang po yung nagamit ko. Dito, saktuhan lamang po to, wala pong sumobra-sobra dito. Kaya kung gusto niyo po magpasobra, magpasobra po kayo ng kaunti sa bakal. Pwede na po dito sa mga ano, ay okay na po yan. So, pwede naman po dito kung wala pa kayong ganito, ang bilhin niyo po ay yung Amazon wire din na number 1. Baka po nasa 125 din lamang po ang ano na yon, ang metro. So, ganun din po kadami ang magagamit niyo dito sa ano. Yan po yung saktong-sakto na mga materials diyan, kung ano po yung inilagay ko diyan, iyan na po yung sakto na yan. Sandali po, meron po pala akong nakalimutan, itong steel matting pala, 330 o steel matting, buti na alala ko. Ayan po, ang isa niyan po ay 330, ang nagamit ko po diyan ay isa lamang yan, one piece lang po nagamit ko diyan, ha, 330 ang nagamit ko dito po. So, bali yan ay 3,952.50. Dito lamang po yun sa isa na ito. Ang size po nito ay 2x4. Tapos, apat na layer. Nasa sa inyo na po yun. Di, doblehin nyo po ito. Dobling ganito po. Kung gagawin nyo po ay 2x8. Pero po, kung ako po sa inyo, kung sakali na kayo po ay merong space, kasi ako wala nang space, kaya ang ginawa ko dito ay 2 at 4 lang ang lapad. Kaya wala na akong space. Pero kung gusto niyo po, duktungin niyo na lang. Sa halip na 2x4, gawin niyo pong 2x8. Makaka-minus na po kayo ng isang siding na ganito. Kasi kung yung ano, ay isa lang, pag magkaduktong yan, isa na lamang. So ngayon kung magkahiwalay, dalawa pa ang haligi. At saka dalawang ganito. So, makakamenos lamang po kayo ng ganito. Kung kayo po may space, kung marami din po naman ang ilalagay niyo pugo, ang gawin niyo po ay 2x8. Makakasobra na po. Ito po ay i-times niyo po sa, i-times niyo sa 2 kasi dalawang ganito. Makakamenos pa rin po kayo ng isang siding. Yan, isang siding. Basta ito pong akin na ibinigay sa inyo na kwenta. Ito po yung nagastos dito sa kids na ito na 2x4. Maraming maraming salamat po at sana po dito po sa computation na ito ay nagkameron po kayo ng idea kung paano po magbuo. Ito po ay medyo mamahalin na ano na, medyo mahal na, hindi po katulad yung ginagawa lamang na mga light materials na mga kahoy. Medyo expensive na po ito kumpara po doon sa mga kahoy, mga kawaya na ginagamit nila. Number 3. Na ano bang tawag dito, PBC sa 350. Kaya mangyayari po di yan ay 800. So 800 po. Tapos ito yung napadagdag, 800 pesos. Tapos ito po yung kanina natin, 395,250. I-add po natin tong 800. Okay. Yan. Tama po ba? Mahina na po sa math eh, simula na nag-calculator. Tama. 5. Okay, 0.2. 5. 17. Carry 1. 4. Ibig sabihin, 4,752.50. Ito po ang nagamit po natin dito sa ating quail cage. Ang ating pong size ng quail cage po natin ay ito po yung size ng quail cage po natin. Ang height po nito ay 6 feet. Ang length po nito ay 4 feet. Ang width po nito ay 2 feet. STCM.
Mga kaibigan, huwag po tayong laging babase sa pit kasi matatalo po tayo. Kasi ang bakal po sa ngayon ay hindi po tama na 20 feet. Bali, yan po ay 6 meters lamang. Kulang po yan ang G's. Sa CM po tayo lagi kumuha. Huwag po tayo ma-short sa bakal. Huwag po tayong titingin dito sa pit. Baka po tayo matalo sa sukat. Sa CM po tayo kumuha lagi. Mga kaibigan, magandang hapon. Ating pupuntahan yung ating ginawang coil cage. Tapos na po. Kasi bukas po, i-deliver na yung aking RTL. So, kinakailangan ko na po na mag-prepare ng lagayan. Yan. Yan, nalagay na po namin. Ito na po yung coil cage na ginawa natin. Ito po ang sukat nito ay 2x4. Dalawa pong 2x4 ang ginawa ko. Isa, tapos yun ang isa. Yan. Kaya po 2x4 lamang kasi medyo masikip na po ang lagayan. Kaya 2x4 ang ginawa ko. Maalawan-alawan pati yung buhatin. Pinagdikit ko na lamang. Kaya naging 2x8 din yan. So, yan po. Nalagyan ko na po ng painuman. Yan. Ito po yung painuman nila. Hinati ko lamang po yung detress na PVC. Ito, maalawan siyang lagyan sa kakuhanan kung may sakaling may patay kasi dos lang po ang laki niyan. Dito naman po sa pakainan ito. Ang ginamit ko pong pakainan kaya medyo may kalawangan po kasi medyo naka-stack po ito dito. Hindi ko pa po nagagamit. So akin na lamang pinutol. Pinag-gasya ko na lang dito. Ito po ay 2x4 na sipar links. Yan ah. Bali, dalawa ang ginawa ko po. Dalawang 2x4. Isa, tsaka po yun. Dalawa. So, yan po yung nadagdag na panibagong kulungan dito sa ating puguan. Kasi di-deliver na bukas yung ating RTL. Ay, sayang naman kung ikakalka agad natin itong na dito. Ito po ay, 16 month na. 85% pa kaya nanghihinayang ako dahil medyo maganda pa ang presyo ng itlog kaya nanghihinayang naman akong alisin agad. Kaya gumawa na lang muna ako ng ibang cage sa paglalagyan ng RTL na darating bukas. Ito, ganun lamang po yun. Ito po sa mga hindi pa nakapanood ng video nito, naroon po tayong unang ini-upload na video. Tingnan nyo na lamang po doon na doon po yung tamang sukat ng coil cage na ito. Yun po yung ideal na sukat talaga para po makuha po natin yung gusto natin na daily egg production. Yan. Ito po yung ating pugo. Yan. Ito po ang ating pugo. Yan. Hanggang doon po yan. Tapos yung hayo na yan. Then ito mapapadagdag na to. Then dito po sa side na ito. Ay, ito po. Then, ito rin po. Yan. Madami kasing stock na sako, kaya yan. Doon po sa nagtatanong o magtatanong kung magkano ang nagastos ko dito, may kwenta po tayo diyan. Bali, umabot po itong isa na ito na kulang na 5,000. Tapos yan ay kulang na 5,000 din. Na doon po naman, naka-breakdown po doon ang lahat ng nagastos. Maraming salamat po sa panonood. At kung kayo po ay bago pa lamang sa akin channel, don't forget to share, like, and subscribe. Saka pakipress na din po niyong notification bell para kayo po ay, para pag nag-upload po ako, mag-notify po sa inyo. Maraming salamat po.